yung off-season ba? Off na nangyari sa kanya, hindi na umabot sa mga tournaments. Pero sa totoo lang, parang may asim pa eh. Oh. Parang kaya ng Leslie. But, ang problema ano? Is paano mo tatakasan yung Arlott? Ayoko nga. Yun yung nakakatakot. It's going to be up for the gold laner of TNC Pro Team to score a point against RC State Philippines. This is game two. The Piyang Tagumpay hasn't really started yet. At mukhang isasara agad na ng RC State Philippines ang pintuan. Ano kayang mangyayari dito? Wolf, what can we expect sa early game? I think yung lalamang sa dito sa early game RSG just because of the fact na malakas talaga yung comp nila na parang meta picks kasi. So mataas yung power spike doon lahat ng mga players nila, mga heroes nila I mean. At ang maganda dito, meron sila mga playmakers. Nandiyan yung Fredrin, tsaka yung Cho na pwede maging aktibo in the early stages. While yung TNC, meron sila glue at maganda to sa early pero hindi sila ganun kalakas talaga. Unless talagang magkamali yung RSG na magbigay ng mga free kill sa TNC. Mm-hmm. Nakikita ko dito, ang TNC, ang discard nila, pang late game na lang talaga. So hindi nila pwedeng pabilisin ang laro na to. And meanwhile, RC State Philippines naman ay magiging ultra fast sa paggawa ng kanilang mga plays. Papasok dito si Light, pero pang clear wave lang, Ajit Kondo. First, ang dami na nilang binato, pero hindi pa nagkakaroon ng first blood. Mm-hmm. Naglalaro yung dalawang teams dito. And actually, ginagamit lang nila yung mga possible pick-offs na pwede nila makuha, lalo na kay Bentix at kay Escalera. Seeing that at this point, I don't think kakayanin ni Light at ni Exhort talaga na kumuha pa ng kill as of now. Pero ang tinitingnan ko dito is kung paano nga ba yung dalaw na magaganap doon sa may taas. Both of the players, ginagamit lang yung range capability nila para mag-poke down sa isa't isa. Yep. Pero sa totoo lang, it all comes down doon sa unang pupunta doon sa taas kung sino yung makakalamang dito sa dalawang ito. At mukhang delikado pa nga si Light pero makakapag-flicker naman palayo. A sniper versus sniper matchup doon sa taas, Escalera! Tinakot lang. Yun yung mga panahon na nag-recall ka na pero nakalagay yung kamay mo doon sa skill. Ready ka na dumas para sure. Kapag meron sa tama. Men, mas malala pa nga yun kung Natalia yung kalaban. Tuwing may Natalia tapos nakita, nagre-recall ako. Yung exclamation point notify. Hinihintay ko yung notification sa aking ulo. Pero ang hinihintay ngayon ng TNC ay chance ang makapasok at nakahanap na sila. Gusto ko yung pag-telegraph nila dito kung saan pupunta si Light. Ha? Talagang binabantayan netong Escalera Bentings duo kung saan magagaling si Light at pinapauwi nila ng pinapauwi. King Kong versus H2. Retry battle! Pagpupunta pa rin kay H2. H2 securing the first turtle of the game. RC Slate, may actually walang lamang. Kahit nakakuha sila ng early turtle, this is still a very even ball game. TNC Pro Team still in this wolf. Yeah. From game number 1, 4 out of 4 ang nakuha ni H2 ng mga Turtles. This time with Fredrin. Ang interesting dito, bakit hindi naman lang nakaretry si King Kong? Probably na stun siya sa glit or nakita nga natin na napwesto ka na talaga at nabugaw na siya beforehand. At hindi pinatawad dito si Exhort. Talagang literal lahat ng bagay na pwedeng ibato sa kanya, binato doon sa panahon na iyon. At hindi ko gugustuhin maging si Exhort nung mga panahon na yon. Tatlong ultimate binagsak sa kanya. Wala nang galawan eh. Ito yung tipo na hindi mo na masisising tao kasi tatlong crowd control ba naman ang iba to sa'yo. Nakagalawa ta. That's gonna be... That means that para sa TNC kasi nakawa, di ba yung turtle na punta dito sa RSG, having the first blood gold means na mas makakapag makakuha ng extra gold ito si Escalera in that regard. At syempre, nandun si King Kong. Kung sakaling si King Kong yung nakakuha ng last hit, yun sana yung pinaka-perfect scenario para sa TNC. But they'll take it. Kill is a kill. At mukhang lilikuran nila dito yung RSG. Nakita ata ni Exhort. Feather Dare Strike! Oh! At siya na naman ang nabigyan. Pero meron ng counter-initiation na gagawin ng side ng RSG. Pero masyadong mabilis ang mga members ng side ng TNC. At tuloy-tuloy na napaparusahan dito si Exhort sa kanyang mga pwesto. At kung papansinin mo, talagang hindi nagdadalawang isip gamitin sa kanya ng mga members ng TNC yung mga ultimates nila. And si Exhort na ngayon ang target ng TNC Pro Team matapos ang kanyang Game 1 MVP performance. Siguro kung nakita mo yung mga pinagagawa ni Exhort ng Game 1, talagang ikaw talaga ang pupuntahan. Then things... Pero hindi kinaya yung damage output. Andun si Eman, andun si Exhort. At ito mo makikita na kung tuloy-tuloy lang sana yung farm na meron doon, si Exhort ay tumba sana yon. Pero si Hesu, nanakap dito, and a dash in on the nuts.
Parang ganun lang ay triple vengeance slash na nanggagaling dito kay Nats. Talagang mauubos ang buhay kahit blue ka man din. TNC, they did lose one. Hesu, here comes the final snipe. Sapat nga ba? Eee. Hindi! Gabuho. At si H2 pa rin. Si H2 pa rin ang makakakuha. Kung nakikita niyo talaga dito, hindi pumapanig ang mga numero sa side ng TNC. Kakarampot. Kung hinipan lang, kung meron lang dumaplis na isa pang parte ng bala doon, tingin ko tumba na sana si Eman. Kaso hindi. Hindi pa nakaabot. This is quite unfortunate for TNC. Pero sila pa rin naman ang may hawak ng napakaliit na kalamangan. Wolf, ano bang kailangan gawin ng TNC dito para matuloy-tuloy pa yung success na nahanap nila so far? Minus one talaga. Gamitin nila yung Kofra Far sa duo. Dapat kumukonekta talaga. Siyempre, ideal dito, mapuruan nila yung gold laner. Pero kung, ayun, yun, ang gagawin nila. Narinig. Sakto. That's what they need. That answers your question, Mr. Womy. Oh, saktong-sakto. Para isagot ang tanong, pinakita na rin lang na TNC, pero mukhang ngayon nagpabadya pang laban. Oh, energy eruption, ginamit na, and bending. Utilizing King Kong yung kanyang mga skills, at si King Kong dito sinusubukan niyang habulin si Light. H2, mababa na yung buhay niya. And I don't think na magpipilit pa dito yung side ng RSG. Si King Kong nakikita na yung kanyang mga prey, pero sabi niya, objective muna tayo, masyado na nila tayong nakukuwaan. Tayo muna mag-prioritize. Pero si Nuts, kumuha din siya ng side niya. Kumbaga, trade na lang tayo. So far, so far so good dito para kay para sa TNC at para na rin kay Nats na mukhang naging maganda naman ang kanyang XP lane experience, and so far still an even ball game 6 minutes in. Talagang wala pang lead na umaabot ng 2,000. And sino nga ba ang nakakalamang dito, Wolf, kung tumatagal yung laro na walang nakakakuha ng malaking lead? I can say yung TNC kasi yung Leslie, mataas talaga yung scaling factor niyan. Dadating sa point na etong si Hesu, di ba, 0-1 siya, magiging sobrang kunat niya later on. And that's also true with Bentings, na ang kanyang pinili dito is the tenacity. Alam natin na kapag naka-concussive last, yun yung typical na ginagamit sa Kofra, pero ngayon nauso na yung tenacity. Hindi siya ganun kalakas mag-clear ng wave, pero kapag nagkaroon na ng items, ang hirap talaga i-takedown at ang taas ng potential for counter-engagements. At sisimulan na nga ang pangatlong pagong ng laro na to. This is the final turtle of the game. TNC Pro Team ang hihila. Hesu will be the one tanking as well. Nagugrupo-grupo na. Apat kontra sa apat, pero nandun na ang Beatrix. Oo, si Bentings dito. Hinahabol pa rin talaga si Exhort. Siya talaga ang primary target. Nahuli nila dito si King Kong. Pero si H2 pa rin na makakuha. King Kong aalis na. Gamit ang Phantom Execution, but still, hindi talaga mahawakan ni King Kong yung retribution kapag kakailangan na. H2, 6 out of 6, sinabi mo na, Wolf, perfect retribution series so far para kay H2. At mukhang nakapag-warm up siya sa kanyang game kahapon din kung saan na-challenge ang kanyang retribution skills. Still, 8 minutes in, nagkakaroon man ng objective trading, even ball game. And it is not going to be an even ball game sa mga panahon na ito dahil mawawalan na ng isang miyembro dito yung side ng RSG. At si Exhort na naman. Si Exhort na naman ang huli, Omi. Target locked, Exhort. Kung RG to, may nag-all chat na ng target lock after game 1 MVP performance. And bakit? Bakit? Pero alam mo, sa mga panahon na to, kapag kaganyan na yung nangyayari, nag-chat na rin yung Valentina yan. Ano? My turn. My turn. Mamaya pa yun. Mamaya pa yan. All chat, my turn. Mga classic chat lines. So, yung mga nanonood dyan, panigurado, imposibleng hindi nila nakita yun eh. Yung mga ganong klaseng... My turn. Naman, mag-RG ka, imposibleng walang bata na magsisend sa'yo ng, ano, na target lock. Target locked. Wow, shout out sa mga kids dyan na mahilig mag-target lock. Tapos yung mga tropa din nating my turn. Yung mga tropang my turn din. Ay, nako. Enjoy talaga ang RG dito sa Pilipinas. Pero ang tanong ay, mag-e-enjoy pa ba ang RG and TNC dito? Dahil grabe yung lapit ng laro na to. If we compare to game number 1, 9 minutes na, wala pa rin lumalagpas ng 1,000. Ganong kalapit yung laro. Omi, kung makikita natin in terms of gold, tama ka, talagang dikit na dikit lang. Pero mas nagugustuhan ko kasi dito yung pag-control ng mga brush ng TNC. Kung paano nila ni-utilize yun para makahuli ng mga pick-ups nila or possibly
win the fight from there. Yun talaga yung nagiging sandatan nila laban sa side ng RSG. At for RSG, nakikita naman natin na wala silang pang face check talaga dito, maliban kay Cho. Interesting na inaakayan talaga nila dito si Innocent. Makakuha siya ng dalawang lanes of minions from mid tapos sa may baba. Pero ang naging sakripisyo dito, yung farm ni Jesu. Kanina pa nila ginagamit si yung kanilang XP laner na aktibo. Ito, nagsishare-share sila ng mga gold dito. Si Kigong nakapag-farm ng mataas. Mm. Pero itong si Jesu, parang hindi nabibigyan ng priority when it comes to the farming. In fact, si Nats is level 11, Jesus just level 10. Ay. Feeling ko, sanay naman na si Jesu maging sakripisyo para sa ikabubuti ng TNC. And ngayon na makikita natin ang RSG hihila ng unang lord ng laro na to. Napaka-importante for TNC to secure this one. Yep. If gusto nilang makakuha ng either mas magandang late game o patagalin lang yung laro, all the while yung next day tumataba. Oh, ito din yung sayaw na nagpatalo kanina ng side ng TNC. Masyadong matagal yung naging sayaw. Umabot sa 12 minutes. But then again, guys, nagamit nga ni Bentings yung flicker niya dito. Unfortunate combo coming in from Bentings. Na-shoon po lang ni Light ang buong combo at ngayon naaantayin ng TNC na lumabas ulit yung ultimate ni Light para sa kanilang team fighting around this Lord area. Maganda pa rin naman ang control ng side ng RSG Slate dito sa Lord, pero maganda din ang pwesto ng TNC. One big ultimate, one big team fight. Ito lang ang kailangan ng Phoenix Army para maglagablab sa laban na to. King Kong, napakatapang ng kanyang pwesto. Hindi niya masyado pinapansin dito na nandito sa area si H2, nandito sa area si Nats. Ang daming pwedeng makahuli sa kanya. Pero sila Escalera, sila Jesu, sila Bentings, sa ginagawa nilang nila dito is push the wave. Kailangan nilang ipag-def dito yung side ng RSG. Kailangan nilang mahuli sila sa punto na kulang yung tao doon sa side ng Lord. Para kahit papano ay ma-ensure na sa kanila mapupunta ito. Natandaan natin, in terms of Turtle, kakayanin nila. Pero this is going to be a pick of H2 Light. Ito na yung sinasabi natin pagiging explosive nila. Si Escalera dito gumamit ng Purify at tumakbo na rin wings by wings. Yung sayaw na iyon, laging 12 minutes, nagkakaroon ng problema ang side ng TNC. Men, alam mo yung parang may mga sumasayaw na ahas. Tapos habang pag nandoon ka na, yung parang doon sa Karate Kid, yung parang masastan ka. Kasi ang bagal nung sayaw, tapos bigla kang kukunatin. Napapasunod ka. Napapasunod ka, diba? Ako, nagulat ako doon Na crane dance, kumbaga. Ay, na cobra dance, kumbaga. Sobrang ganda ng ginawa na ng kung pinigulat ng RSG. Inuna muna yung taunt kasi alam natin na sobrang instant nung taunt mula doon sa isang Fredrin. Tapos yun na nga, follow-up from Light, Sipa, Chainstun was there. At hindi naman din naka-tough boots doon si King Kong. So hindi siya nakagising at naman nabigyan. Gulpi-digulat mula sa RSG. At parang ganun lang, biglang binago ng RSG ang pace. 10 minutes straight, wala tayong nakikitang more than 1K gold lead and suddenly a 3.6K gold lead mula sa RSG. Nakikita natin kung gaano talaga kaganda yung itemization dito ng side ng RSG. Kung papansinin natin, this is a tank Lancelot. Pero dumarating sa point, Wolf, Omi, na yung tank Lancelot, matamaan lang ng isang sipa. Sabog agad. Yan na-strike na isang Beatrix ngayon. Ito na yung ginagawa ng meta sa Beatrix. Dati pang sustained damage siya na anti-damage sources. Meron pa rin naman siya ganun. Pero nadagdag sa kanya talaga yung burst ngayon na build na ginagawa ng mga players. Na once na may mahatak talaga, doesn't matter kung gaano ka ka-tanky, matutunaw at matutunaw ka. Tapos kung sasabayan mo pa na may ibang artillery mages ay nagiging mas lethal pa! Pero gabi rin play na ginawa nito ni Nats. Escalera na paggamit na agad ng wins by wings. Jesu dito huli! Nakahuli na nato! Bentings with the follow-up! At eto na, Exhort, Jesu. Nag-aabula na sila, nahuli nila si H2 at si Light. Ang tubig at ang ilaw ay nahuli ng side ng TNC. Sila Escalera dito, grabe! Yung pagiging alisto nila, kumbaga, nung nakita nila na gumawa ng play si Nats, gumawa na agad sila ng counter-initiation. Gumising na nga ang TNC. A 3K gold lead para sa side ng RG Slate, pero makakaagaw si King Kong ng mga crucial na buff mula sa RSG. Is this the win condition para sa Phoenix Army Wolf? For sure, late game. Yan ang hinahabol dito na TNC. Kailangan nila magkaroon ng full item para kay Innocent, para kaya na talaga niya makapag-burst down. Kahit yung mga tanks
na binubuo dito ng RSG. For example, si H2, hindi niya kaya humarap dito sa TNC later on. Lalong-lalong na sa isang Fredrin na fake shields kasi yan, yung mga gray shields fake niya. Fake shields. Kailangan niyang ihampas bago maging actual shield yun eh. So, what I'm trying to say is, yung engage comp ng RSG, na meron sila, ito, kung papasin niyo yung lineup nila, engage comp to, pwede silang ma-outlast ng TNC na malakas mag-poke with their Leslie tsaka yung kanilang Farsa. So, RSG, hindi sila pwede magpaabot ng ultra-late game dito. And we have to say na true damage ang dinideal ng isang Leslie. And innocent at this point, kung meron man siyang BOD o lagpas BOD na ba, sobrang lakas ng critical damage yan. Around 1,200, 1,500 damage per hit. At makikita natin yan kapag nagpakita siya ng kanyang damage. Still, the Luminous Lord, sisimulan na naman ng RSG. Nandun na naman sa kanto nila. Sino may grabe yung palo ni Lord do? Tapos yung si H2, pinapalo siya ng pinapalo ni Lord. Parang hindi siya nababawasan. Parang dumarating na sa point na, pre, magpabawas ka naman. Gumagana na yung Lord. Na ano na siya, no? Na naiilang na siya. Naiilang na siya. Sabi niya, ano ba ito? Bakit parang wala akong bawas? Tank yung Lancelot. Tank din yung Pride Train. Anong gagawin ko dito? Kasalanan ng Philippine meta to eh. Kala, kasalanan nga. Oo yan. Kahit si Tank Lance, hindi na, hindi iniika. Uy! Pero eto na, yung initiation na hinahanap nila. Pensings nakahuli. Hey, sutumba! Nats dito, binaril-baril ng ultimate ni Leslie. Pero kung titignan nyo, doon sa may gitna, may bumababa. Si Eman at si Light. And the pincer attack Uy. Is on. Gumamit ng Cyclone Eye si Light. Pero dahil sa pagiging alerto din dito ni Innocent, oh, no. Na-knock up niya at eto na yung sinasabi. Ito na yung sinasabi dito ni Wolf, yung damage output na meron yung isang Leslie. At pumasok lang ng parang ganun, tinunaw na lahat-lahat. TNC Pro Team going in for RSG Slate a killing spree. Para dito kay Innocent, Ben Things with a play. Ben Things doing things dun sa kabilang side. And kanina hindi siya makahuli nung mga talon, pero ngayon, dire-diretso ang hot streak niya sa paghuli dito sa mga members ng side ng RSG at may isang away pa atang magaganap. Kailangan ng Twilight Armor ng RSG para maboy dito kay Innocent. Nasasaktan na talaga sila. And by the way, have to take note, Hesu, doon nagkaroon ng isang Lord Dance, dinipensahan niya from RSG. Nandun si Beatrix, dyan si Light. Then si Innocent, napakaganda ng kanyang dash, yung granada para mapigilan yung combo ni Light nung hinahabol na siya. At nung tumalon ulit si Light for the second time gamit yung flicker, naiwasan ulit niya. Tapos tsaka niya na burst down at natunaw si Light. And this is a Lord push doon sa taas. Ilang beses na natin nakita na patapos na sana for TNC. Magiging mas careful kaya sila ngayon na may chance silang muling makakuha ng pagkapanalo. Lipat bot lane ng kaning call. TNC 2.5k. Mayroon pa silang wave na inaantay dito. Terse, nang nanakaw na rin sila ng mga buff. At tanong dito ngayon, Omi, mag-stopover ba ng game number 3 ang side ng TNC sa kanilang biyahing tagumpay or mapipigilan ba sila ng side ng RSG? Nakikita natin na yung Leslie dito, hinahanap na ni Light. Kung nasan si Light, tingnan nyo, nandun na siya sa may pwesto. Hinahanap niya, tinitignan niya kung ano yung possible na pwesto na possible na makita niya dito si Innocent. And specialty to ni Light and Wolf, alam natin to, nakita na natin ilang beses ang ginawa against Blacklist International na siya yung humihiwalay sa apat niyang mga kakampi. All the while na parang nag-create ng diversion ng RSG Slate, magugulat na lang tayo na may ilaw na biglang gugulat sa kanilang kalaban na kupunan. Is this the way now for RSG Slate na umabot na tayo doon sa win condition ng TNC na ultra-late game? Yun, tama ka doon. Kasi ito si Light, yun nga, hindi tumama yung kanyang mga unang decisions with the initiation ng Way of the Dragon sana. So, pwedeng gawin dito ni Light, parang aralin niya yung ginagawa ni Innocent na naghihintay muna nung dash, naghihintay muna ng initiations, tapos saka siya poporma. So, what I'm trying to say here is, understand kung paano nga ba nagre-react ito si Innocent. Nag-fail na siya nung twice in this game. At syempre, kung gusto tapos ito ng RCM, ibalik saan nila yung pabor, kailangan magkaroon ng bagong move si Light para hindi siya ma-counterpunch. At nagiging mahirap yun para kay Light. Nakikita natin kung paano siya hanapin, kung gano'ng katapang yung mga miyembro dito ng side ng TNC na sumilip doon sa may mga brush. Kaya hindi din siya makapwesto eh. Kung nakikita natin, masyado na rin unusual
yung pwestuhan na ginagawa dito ni Light kasi nga, basadong-basado na. At ang hirap din talaga kapag naghahanap ka ng kayang mag-envy. TNC Pro Team ngayon mukhang magse-setup na para sa Evolve Lord pero nasa ibang parte ng mapa ang TNC with the concealed plays. And mukhang mahanap nila si Light. Makakapag-shoon po naman palayo at mukhang warning shot na ang pinadala ng Lesti. Lord is still up to take for TNC and RSG. This is the game-breaking Lord. Dahil either way, kung sinong makakuha ng nakupunan sa Lord na to, ay paniguradong may malaking chance ang tapusin ng laro. RSG, nakapwesto na sila sa area ng Lord habang ang side ng TNC naman, humahabol pa lang. King Kong H2, ito yung tayuan na ginagawa nila dito sa may objective area. Pero ngayon, ang tanong, sino ang mauunang mag-initiate for both of these teams. Kanina nauna yung side ng TNC kaya sila nanalo at nakikita naman si Benteng gumagawa na siya ng play. Gusto niya na parang usahan dito si H2. 3/4 pa lamang ang HP ng side ng actually ng Lord dito sa side ng TNC. And napagamit pala ng Wave the Dragon to si Light early on para hilain or patansikin si Jesu ng malayo. Ito na ba ang oras na lalaban ang TNC? Sila na ba ang magsisimula ng laban ngayon? Ito yung combo. Dito si Bentix nag-pepeplay ng dash tapos mag-ulti si Innocent. Para kung sakali may tamaan siya ng AoE ng snipe niya, be extra vision agad. At alam na kung sino yung tatalunan. Ang ganda ng combo dito ng TNC. Light! Oh, Light! Pero ang ganda ng pwesto ni Light doon. Pero masyado talaga mabilis ang kamay dito at ang pagiging alisto ng isang Lesti. Kung papansin ninyo, kanina pa talaga sinusubukan ni Light pero laging may second skill. Lagi siya napapatalon! Snipe, nagahanap si Eman. Kalahating buhay sa Lord H2, nagsisimula ng laban. Mukhang si King Kong ang patatamaan at si Innocent naman ay kaganti kay Light. TNC, this might just be the most crucial Lord dance na lalaroin nila in this game number 2. Mm-hmm. At si Benteng dito, napalalim ata at grabe naman yung ultimate. Ayun, pero si Light, nahuli niya! Iba yung nasipa at si Innocent dito tumatakbo and that's going to be the burst out. Coming up from his sword, si King Kong dito ay tatakbo na lang pero si Nats, hindi pa naman sa kanila! King Kong tumatakbo at ang last si Lot, Arlot, dalawang Lot, nagtatakbo na sila! Escalera tutumba and the immortality will be pop pero meron pang sagot ang Arlot! Beautiful entrance mula kay Nats and Exhort! Binawi nila lahat ng inipon kay Innocent Wolf. Oh my, Nats once again. Siya yung taga-cause ng gulo. Yung initiation na yun na nakahula niya tatlo, hindi man talaga natuhog ng RSG. Anong nangyari, nagulo talaga yung formation na gusto gawin ng TNC. So kumbaga, yung control sa Lord ng TNC nawala. And that was all that they needed. Grabe naman, umabot sa point na si Emma na yung nag-check ng bush. Jesu! Pero totoo ngang napakatapang dito. Oh! Si Eman, pero yung tapang na yun ay posibleng maging pagkatalo nila. Eman will go down. Exhort, Light, and Nats. H2, nandito na sila. And Jesu, sinusubukan mag-split-split. Sinusubukan niya makahuli na isang miyembro dito ng side ng RSG. Nats, nandito. And nakita naman natin yung windshield kinamit. At talagang pinalaspas ang mga miyembro ng TNC sa isang pader. Top lane na. Reset pa ang Lord. Top lane na. Nagkakaroon na ng mga split pushes, mga macro-micro decisions sa maliliit. Malalaki kung ano man mga gusto nilang gawin. Even ball game na naman para dito sa RCTNC game number 2. Napasama yung pag-check ni Eman kasi napalow siya 50% HP. Tapos nung pagtalo ni Bentix, wala man siyang follow-up. Kasama yung Lord nakikihampas. And TNC, they secure the Evolved Lord 23 minutes in. Ultra late game ang kanilang call. Nahanap pa si H2. H2, kailangan yung makatakas energy eruption. Ginamit tayo si King Kong dito. Grabe naman yung mga ipit. At si Knight, nahuli si Innocent. Pero may flicker out. That could have been the game changer. Kung nahuli sana ni Light yun. Kung nahuli sana ni Light. But this time, TNC, ito na ba? Ito na ba yun? Ito na ba ang simula ng biyaheng tagumpay para sa serye na to? Nakikita niyo. Ang Lord ay nasa gitna. May wave sa taas, may wave din sa baba. TNC, pwede nilang simulan ang makina ngayon. Masakit yung damage ng Lesti. So kailangan mag-ingat dito ang RSG. Kailangan nahanapin si Innocent. May flicker si Light though. Yan na kailangan tignan. Nagamit na yung Feathered Airstrike. Talagang pinipilit nila pababain yung buhay dito ng side ng RSG. Sinusubukan nila mag-clear ng waves kahit papano.
pero hindi pa rin magiging enough yung presensya ng Lord para matapos itong larong ito. Ganito kainit yung laban. RSG hanging by a thread while yung TNC gusto talaga nilang dalhin ng game number 3. Wave clear is real para sa RSG. Nakita naman natin ang kalakasan ng isang Beatrix na kapag nag-rocket launcher na ay bilang na agad ang araw ng mga minions na nagpo-push. And so far, 2 inhibitors turret down agad para sa RG Slate. Still, a very even game pero hindi na nagmamatter kasi even na rin yung items natin dito, Wolf. 65 to 65K. Ayan yung Twilight Armor sinabi natin para sa RG. Kailangan na kailangan. Dalawa na yung nakakuha dito. Yung dalawang tanky heroes din. So what happens is, kapag lagpas 600 yung isang single damage, yung remaining damage afterwards eh, nababawasan depende dun sa maximum HP. So technically speaking, parang kinakap mo ng 600 to 700 lang yung isang damage ng crit, which is yun yung gustong gawin palagi ng isang Leslie. And the Leslie right now is the win condition para sa TNC. Talagang late game damage. Kung isa sa kung mga marksman na late game ang pinag-uusapan natin, madalas ang mapupunta sa listahan ay ang Claude, ang Carry. Pero ngayon mukhang may kailangan tayong idagdag the Leslie back in MPL Philippines. Mm-hmm. Nakikita na si H dito. Ooh. Malapit. Sa may area, kumbaga, parang ano sinabi niya, pre, magiging CCTV mo na ako dito. Kailangan natin makita kung gagalaw sila. At sila King Kong naman ay nagpapakita na rin. Kumbaga, ang pwesto na lang dito for both teams, kung papansinin natin, talagang nasa pinakalikod na yung mga marksman nila kasi alam nila yung unang mahuhuli ng marksman dito, talo. At ang ganda nung naging decision dito ng Innocent, kumuha siya ng Athena Shield. Knowing na pwede kasi siyang i-burst down ni Exhort. Si Eman, hindi, meron naman siyang Wind of Nature. So, kaya niya ma-outplay kung sakali. Naghahanap ng play. TNC. Sa baba they need Lord. Another Lord para makakuha ng kanilang pagkapanalo. Pero mukhang sisipain na si Escalera. Palayo nga lamang. And si Jesu ay nandun na rin sa may gilid. TNC, sisimulan na rin nila ang Lord. Pero RSG ang makakakuha ng Lord priority. Kailangan din mag-def ng Raiders in the mid and top side, no? Dahil nga napushan sila kanina ng TNC. At napaka-unfortunate pa nga nun para dito kay Light. Dahil nga, nung nasipa niya na dito sa Escalera, nabato din na Escalera yung pangalawang skill at stun siya. So, ibig sabihin talaga, hindi talaga para sa kanya yun. Hindi talaga. May ibang oras pa na pwedeng tatama yon. But for now, RG Slate, mukhang napakagaling pa rin nilang kumuha ng Lord Priority. Si King Kong yung kailangan sumubok mang agaw at si H2 ang nagko-control. H2, ganito pa rin ang eksena. Sila pa rin ang may hawak netong Lord. Si King Kong naman ay nandyan sa may area. Talaga pinagmamasdan niya lang sila H2 at yung Thorn Rose properly timed para maiwasan yung energy eruption. If ever may energy eruption na tumama doon, sure ako na merong kasunod yun. Delikado na rin. Madami-daming kasunod yun. Nakita na rin ni King Kong yun kanina, no, Wolf, na yes, ang exactly. Tagal lang sayaw. Yung Cobra Dance. The Cobra Dance. Yung nagulat ka na lang, tinuklaw ka na pala. Uh-huh. Mag-ingat. Takobra. Ang maganda ito para sa TNC, lamang ng lanes yung top tsaka yung mid. Knowing na meron sila, na nabasag nila yung inhibitors doon, kahit hindi nila masyadong pansinin, sa kanila papabor yun. That's why, mas maaga sila nakakapwesto dito. Hesud, inaawakan yung bush dun sa, yung right bush sa may middle. Grabe, no? Ito yung mga tipo na magkakatingin na lang talaga yung mga junglers. And nabanggit mo kanina, Wolf, na ang kailangan natin tignan kapag naglo-lord dance ay yung mga waves. Sino nga ba ang may kalamangan yan in terms of THC wave management? Talaga. THC! Oh! Pero may huli na magaganap. And ito na yung mga explosive sets na meron si Bentings. Tumba agad si H2. At wala sa pwesto dun si H2. Nakita natin na na-utilize na ni Bentings yung flicker. At nung tumama na yon, it's time to go for the burst down. Nakahuli na naman si Bentings. Ang hero net. Nuts! Pero grabe! Yung tulong ng Lord sa side ng RSG. Innocent, hinahabol niya pa pero tumba pa rin kay Nuts si Innocent. Exhort tutumba naman sa kamay na ni Bentings. Light. Eman nandito sa may area at si Jesu. Paimo. Si Jesu ay hawak si Eman. Napigilan dito ni Light. Oh si Bentings. My! Hindi na talon.
Buhay pa rin si Eman at baka makaganti pa nga. It's a 2-for-1. Hinanap lang ng RSG si Innocent. Min, hinarangan ni Light si Ben Things. Alam niya na tatamaan na dun sa punto na yun si Eman. Sabi ni Light, pre, ako na lang. Wag na ang prinsipe ko. Yung kami na lang. Huwag yung prinsip ko. Huwag na yung kami na lang. Huwag na yung prinsipe namin. Sobrang lupit ng pinakita ng TNC pagpitas doon sa KH2. Even better, Nats, nahanap doon si Innocent na walang immortality noong time na yon. Still, ang lamang sa Lord Dance na to, TNC, H2 kakabuhay lang. Sobrang tapang ni Nats. Dinelay ni Nats. Ang ganda ng ginawa ni Nats. Dinelay niya para makahabol si H2. Sobrang tapang ni Nats. Nats Entertainment mo na huli yung isa! Nats Entertainment indeed. At si Nats nandito pa rin, buhay pa rin. Ginamit niya yung kanyang ultimate pero si Light nandito sa may area. Hinahabol nila dito si Eman at talagang si Jesus nakatutok na lang kay Eman. Pero nandito na nga nakikita na natin na si Babentix sa malaban. Kanino mapupunta yung Lord? This is crucial! King Kong secures! King Kong secures! Light! And the others, sinusubukan ni Punish yung mga members dito ng side ng RSG. At tinutuloy pa nga nila si Benting sa inakahanap din ng isa. Dalawa ang bagsak para side ng RG Slate. It is 3v5, 70 seconds para kay Light in H2. Nagdidilim na ang kingdom ng Raiders. 5 Phoenix Armies papunta na sa kanila. 3v5, tama ka dun, Omi, and it seems na yung stopover sa game number 3 ay may kasamang Lord. Tignan natin if this will be enough to secure this game. Sinabi ni Wolf kanina na kakampi ng TNC ang late game dito. At si Ben Tanks, tingin niya, kakampi niya din yun. At kaya kaya yung bonus! Nuts! Pero hindi enough! Walang magte-takedown ng Lord! Kamundi ka ng may baliktad. Pero naisara na rin ng TNC.